Veggie, good afternoon po sa ating lahat. And this time, nandito pa rin po ang inyong Vegeman sa Laguna. And unfortunately, I extended na naman po ang lockdown dito sa Laguna. Kasama po yung Metro Manila, tsaka po yung Cebu. So, ibig sabihin, ano, hindi pa rin po tayo makakapag-rota, hindi pa rin natin mamimit yung ating mga farmers for now. So, parang hanggang May 30 pa yung ating lockdown dito. And hindi pa rin yan makakapigil sa atin sa paglilingkod sa ating mga farmers sa paghatid ng mga mahalagang informasyon. And dahil karamihan ay nasa lockdown pa rin, ano, mahalaga yung topic natin ngayon. Isang uri ng leafy vegetable at kung paano yung tamang pag-aalaga nito, ano, para sabihin natin na talagang maganda, makinis, at saka matataba yung ating aanihin ng tanim na ito. So nagbabalik yung ating kaibigan, ang ating eksperto. Sir, magandang hapon po. Magandang hapon, sir. Magandang hapon po. Salamat sa pagbibigay niyo uli sa amin ng isang pagkakataon na makapagbigay na naman po ng magandang presentation sa ating mga farmer, sir. Okay, actually kaya naman tayo merong ulit session ngayon. Kasi napakaganda nung ano, yung acceptance ng mga nakaraang video natin, yung dalawa, no? Lalo na yung isa, yung paano pag-abono ng kamatis. Yes, ngayon, sir. Totoo po yun, sir. Napakagaling po, sir. Talagang araw, gabi, sir. panay ang dating sa akin ng mensahe, nagtatanong, nagpapasalamat at nagkaroon ng programa na tungkol doon sa pag-aalaga, sir, ng kamatis. Oh, opo. Ang dami nga ako, ano? So, ano, positive ba yun? Yes, sir. Yes, sir. Laking pasasalamat nga daw at sa inyo ako nakapag-present eh. Kasi sabi niya, kung saan ka lang nagpa-present, ako eh, hindi namin makikita yan kasi kami mga avid listener na kami ni Mr. Vegeman. Kaya doon kami lagi pumupunta. Kaya, sir, maraming salamat po, sir. Salamat po sa inyo at kayo po yung eksperto. Okay, Sir Marce, pwede po ba ulit kayong magpakilala para po sa kaalaman ng mga bagong viewer natin? So, okay. Ako po, sir, si Marcelo Espiritu, para doon sa ating mga tagapakinig. Ako po ay senior agronomist ng Yara Fertilizer. Kami po ang mga grupo na tumutulong sa mga magsasakang Pilipino na kung paano po ang tamang paggamit ng abono. Kahit ano pong crops, parlay, gulay, mais, o mga fruit-bearing trees, yan po ang aming mga inaalalayan po. Okay. So, huwag na po natin patagalin, Sir Marce. Diretso na po tayo. Yes, sir. Sige po. Magandang hapon po sa inyong lahat, sir. Sa hapon pong ito, ang ating pong tatalakayin ay yung pag-aalaga po ng pechay. Bibigyan po natin ng emphasis yung crop nutrition. Okay po. Ang pag-aalaga po ng pechay, dalawang klase po yan. Meron tayong direct seeded kung saan yung binhi po, yung buto, isasabog lang po nila doon sa ginawa nilang kama. Ganun na po yung sistema. Pero yung iba naman po, kung direct seeded, inililinya nila po yung pagtanim ng buto. Pero karamihan po ngayon, ang ginagawa po, transplanted. Kumbaga, yung inyong buto, patutubuin muna ninyo ng mga 10 araw, pagka po lumaki, saka po inilipat doon sa tamang kama, sa bukid, at meron pong sinusunod yan na mga spacing. Kaya makikita po ninyo, yung pechay nakatanim, yun po ay nakalinya. Okay, ngayon po, puntahan muna natin po yung paggagawa po ng seedbed. Okay, sa paggagawa ng seedbed, kailangan po ang lupa po natin dyan ay buhaghag at saka kailangan mataba yung lupa. So ano yung kailangan natin doon? Tatlong klase po yung ating paghahalo-haloin dyan. Okay, pwede kayong gumamit ng kung may buhangin, pwede. Pero ang pinakamaganda po dyan, carbonized rice hull, isang party po niyan. Gagamit po tayo ng compost, pwede pong chicken dung, pwedeng vermicast, at saka po ng garden soil. Kasi yung kombinasyon po niyan, yan yung magbibigay sa inyo ng magandang nutrisyon, magandang sirkulasyon ng hangin, buhaghag ang lupa, hindi po titigilan ng tubig. Okay po. Ngayon, kailangan din po yung ating gagawan o yung kama na ating paglalagyan po ng mga buto, yung seedling natin, kailangan po protektado yan sa sobrang init o dili kaya po kung umulan ng malakas, dapat po hindi siya malalagyan ng masyadong tubig ulan. Okay po. Doon naman po sa seedbed natin, syempre, ang kailangan po nating unang gawin, kumuha tayo ng magandang seeds po. At yan naman po, yan ay pwede nating kuhanin sa East-West. Kasi alam naman po ninyo, kahit tanungin ninyo yung mga nakaranas na po magtanim ng pechay, ang irerekomenda po sa inyong variety,
yung pavito po ng east-west. Yan, maganda pong gamitin yan. Okay, seedbed naman po, kailangan yan ay tatlong beses po natin na didiligin po yan. Kasi hindi po yan pwedeng matuyo. Tatlong araw lang naman po natin gagawin yan. Pero pagkatapos na po noon, ire-regulate na natin. Hindi na po tatlong beses yan, kundi isang beses na lang po o tuwing makalaw ang pagdidiligin. Kasi iiwasan natin po na yan ay tamaan ng dumping off o mabulok po yung puno niyan. Okay. Sa pagta-transplanting naman po, ang edad po niyan kapag ka ang seedling ninyo ay pumasok na doon sa 9 hanggang 12 araw, ready for transplanting na po yan. Pwede na nating bunutin. Pero ang kagandahan po dito, bago dumating yung punto na yan na itatransplant na ninyo, kailangan isubject nyo doon sa tinatawag po natin na hardening. Ano po ba yung hardening? Ang hardening po, yan ay unti-unti mo pong ine-expose yung seedling mo sa, halimbawa, sa sikat ng araw. Kumbaga, nag-umpisa yung seedling natin, yung seedbed natin na tinakluban mo ng net. Ngayon, kung tinakluban siya ng net maghapon, gagawin mo ngayon, wala siyang taklob ng kalahating araw para masasanay na siya doon sa aktual na magiging kondisyon niya pag inilipat mo siya sa bukid. Okay, nandun din po yung pagbabawas na ng ating limit ng pagdidilig. Kasi nga, sa bukid or pagkaya ni nakatanim na sa bukid, hindi naman palaging didiligin mo yan ng mga tatlong beses sa isang araw. So, babawasan mo na yung limit na yon. Okay, ang kailangan po ng ating halaman ay yung magandang preparasyon. So, kung yan ay nakakondisyon po, malaki yung posibilidad na mabuhay po yan doon sa ating pagkakatanim. Okay. Yung land preparation, ganito po, ang ating lupa, dapat po yan ay buhaghag. Hindi po dapat matitigas yan. So, tatlong pagbubungkal po ang gagawin natin. Doon sa unang pagbubungkal, ang layunin po natin doon, patayin yung damo, at saka kung merong damo kailangan sumibol, pabayaan nating sumibol yan. So, 7 araw po. Pagbungkal natin yon, maghintay tayo ng 7 araw. Pagkatapos po noon, ayan, bungkalin na naman po natin ulit. Para naman po yung malalaking tipak ng lupa maging pulbos at saka po ilulubog natin po yung mga tinawag natin na nabubulok na damo or yung mga bagong sumibol na damo po. At pagkatapos po noon, ayan, panahon na para patagi natin, handa na po yung ating kama na tataniman or pagtatransplantan ng ating mga similya ng pechay po. Okay, doon sa pagtatransplant po, meron tayong susundin na planting distance. Okay, sa bawat pagitan po ng puno, meron tayong 10 cm. At saka po, pagitan noong rows na tinatawag natin, 20 cm po. Okay, kalimitan po, yan nilalagyan ng basal fertilizer. Kalimitan sa prosesong ganyan, bago nilalagyan ng eras, doon na nila hinahalo po yung abono para hindi na kada tanim, lalagyan mo ng lupa ulit. Kaya, bago ka magtanim, lagyan mo ng basal, haluin na yung lupa, tapos saka po natin itatransplant po. Okay po, pagkalipat ng pagkatransplant natin, ayan, kailangan po nating bigyan ng irrigation. Kailangan po nating diligin para maiwasan ang pagkatuyo. Ngayon, tatanungin nila, sir, ano ba yung abono na pwede kong gamitin? Okay, tatlo po ang window of application natin sa pag-abono ng pecha. Yung una-una yung sinabi ko kanina, basal, okay. Itong rate na nakikita po ninyo, limited po, ito yung rate na ginagamit nila sa kalahating hektarya. So, yung patungtong po, yung tinatawag nilang patungtong na abono, Yaramila Unique 16, yan po ang gagamitin, isang bag lang, at saka po yung ating tinatawag na chicken dung or ipot ng manok, 10 hanggang 20 sako bawat kalahating hektarya. Medyo magugulat kayo, sasabihin nyo bakit ang laki. Kasi yung ibang ang farmer talaga pong gustong gusto nila na mas marami ang lagay. Pero kung ako yung inyong tatanungin, masaya na po ako doon sa 10. At saka sinasabi din nila, mura naman po itong chicken dung. Kaya nga po, kahit sabihin ninyo na 10 yung ilalagay nila, dinadagdagan pa rin po nila. Okay, yung sunod na paglalagay ng abono po, ayan. Lalagay na po natin yung Yara Vera Viking Sheep Urea Zinc. Yan po yung urea na kulay asul, 2 bag sa kalahating hektarya, at pagdating natin doon po sa 20 days pa rin after transplanting, patuloy na naman po 2 bag din po ng Viking Sheep Urea Zinc. Yan, ganito po. Okay. Ngayon, punta naman tayo doon sa mga tao na nasa syudad, kasi alam po ninyo ngayon, meron tayong quarantine, wala silang ginagawa ngayon sa bahay.
maraming nakakapag-isip, ano kaya't magtanim ako ng halaman? Pwes, ito na po yung sa katugunan doon. Okay, pwede kayong magtanim ng peach size sa mga container. Yung iba, nilalagay nila doon sa tinatawag nating lalagyan ng mineral water. Yun, puputulin nila yon. Minsan sa ibabaw puputulin, minsan sa tagliran, lalagyan ng lupa. Ngayon, anong lupa ang ilalagay natin? Okay, simple lang po. Tatlong klase po yung pwede nating paghalu-haluin. Okay, yung lupa, kailangan po malinis. Huwag yung maraming tao o maraming bote. Kailangan po malinis yan. Okay, meron tayong farm manure. Kailangan po decompose. Ang ibig sabihin yan, pag hinawakan ko yung sinasabi nilang farm manure, tuyo, pag kinamoy ko, hindi mabaho. Kung gusto naman ninyo, merong mas maganda dyan, vermicast, talaga pong garantisado na yon, wala na kayong aalalahanin doon. At meron po dyan, kung meron kayong mabibili na coconut fire dust o kaya yung carbonized rice hull, ayan po, pwede po nating paghaluin. Pwedeng 1:1:1 or 2:1:2. Yan po, yung tatlong yan ang paghahaluin natin, yan yung ilalagay natin doon sa ating mga paso or dili kaya doon sa mga container na isip natin na pwedeng taniman ng pechay. Okay, sa pot fertilization, ito, simpleng-simple lang yan. Okay, sa bawat paso, let's say, halimbawa, yung lagay ng mineral water o kaya po yung 16 inch ang diameter, lagyan mo po yan ng isang kutsara ng Yaramila Unique 16. Okay, basal fertilizer po yan. Ang paglalagay niyan, umukay po kayo doon sa tataniman nyo, lagyan nyo ng abono, takluban ninyo ng lupa, bago ninyo ilipat po yung seedling. Huwag po kayo maglalagay ng abono, kasunod agad yung seedling, kasi mangyayari po noon, masusunog yung ugat ng seedling ng pechay, mamamatay po yun. Okay, sa isang paso, maraming maiinganyo sa inyo, maglagay, lagyan ko kaya ng marami, mga 6, mga 10. Huwag po ganun kadami. Ang gawin po ninyo sa isang paso, 3 lang ang ilagay ninyo kasi kapag ka po 3, doon yung makikita, ang bilis lumaki. Maganda yung pagkakalaki niya kasi pag siksikan po, maliliit yung magiging size ng pechay ninyo. Okay, 2 po yung susunod na window of fertilization doon sa paso ninyo. Okay, yung unang paglalagay, 10 days after transplanting, ayan, 1 kutsarita po bawat paso ng Viking Ship Urea Zinc, yung zinc na kulay asul po. Kung gusto naman po ninyo, pwedeng dilig ang gagawin ninyo. So magtunaw kayo ng urea zinc, 1 lata ng sardinas po, sa 16 liters ng tubig, yun po ang inyong ididilig. Pero warning po, paalala lang po, kung kayo ay magdidilig, huwag po ninyong babasain yung dahon. Kasi pag binasa po ninyo yung dahon, malaking posibilidad po na magkaroon kayo ng fertilizer burn, masisira po yung dahon, masusunog. Minsan, kung sobrang dami nga po, ayun, pwede pong ikamatay ng inyong seedling. Basta iwasan po ninyong mapapunta yung ating inilagay na fertilizer solution, mabasa yung dahon. Okay po? Ngayon, bakit natin ibinibigay o inirekomenda ang Yaramila Unique 16? Ang Yaramila Unique 16 po, yan ay nagtataglay ng sangkap na nitrogen, phosphorus, potassium. Magandang klase po yung taglay niyan at yan po ang dahilan kaya kayo makakakuha ng mabilis na paglaki at pagbulas ng inyong nakatanim o bagong tanim na pechay. Ito naman, yung Yaravera Viking Ship Urea Zinc. Ito po ay nagbibigay ng magandang nitrogeno para sa mas makapal, mas malapad, mas mahabang dahon. Kasi ang pechay po, ang number one na kailangan niya para po mabilis lumaki yung nitrogen. At ang makapagbibigay po niyan, yung Yaravera Viking Ship Urea Zinc. Bakit sinasabi natin mas maganda yung urea zinc? Kasi yung taglay niyang zinc po, yun ang tutulong po sa inyo para mabilis yung paghaba at pagkapal ng ugat at mabilis po yung paglaki ng mga dahong lalabas po. Okay, ang irrigation, kailangan sa pechay kasi ang pechay talagang hindi nyo pwedeng uhawin yan. Hindi pwede po. Mangyayari niyan kapag ka po pinakulang niyo sa tubig, bansot po ang mangyayari niyan. Ang pagdidilig po na ginagawa dyan palagi sa umaga, iwasan po ninyong magdidilig kayo ng medyo matingkad yung sikat ng araw kasi ang mangyayari po niyan, parang mababanlian po yung dahon. Ayan po, maninilaw. Pangit ang magiging itsura ng makikita ninyong dahon. Pinakamagandang sistema po ng pagdidilig, yung bang lagadera, yung merong parang sprinkler type yung dulo para ang pagpatak ng tubig, hindi mahuhukay yung lupa,
hindi po mabubuwal yung pagkakatayo ng puno ng pechay. Sa punto din po ito, maganda po na kapag kayo nakakakita ng damo, umpisahan na po ninyong alisin. Kasi alam naman po ninyo ang damo, mas mabilis po kumain ng sustansya yan. Kaya kapag naglalagay kayo ng abono, abay, mas mabilis pa po kumain yan doon sa inyong talagang nakatanim na pechay. Okay. Ayan din po. Isa pa rin po sa problema sa pechay, yan po ay sasabungin ng peste. Talagang gustong-gusto po yan. Isa sa pinakasikat na uod na umaatake po dyan, yung tinatawag nating diamond back moth, o yung tinatawag nila tarsan. Tarsan ang tawag nila sa bukid yan eh. So, ang gagawin po niyan, kailangan malimit ang spray. Rekomendado po niyan pag-i-spray kada linggo. At kung kayo po ay nag-i-spray, dapat po huwag na kayo mag-i-spray pagka yung 10 araw bago anihin. Kasi kung i-sprayan ninyo ng less than 10 days bago anihin, yung kawawa naman po yung kakain ng pechay nyo. Kasi meron pa pong maiiwang diyang chemical na pupunta po doon sa pagkain ng kakain ng pechay po. Yun po. Okay. Ang paggamit din po ng mga pesticide, ng mga insecticides ay kailangan po ayusin din natin. Kasi ang uod, kapag ka ang ginamit mo po ay itong pesticide na ito sa simula hanggang doon sa huli, mangyayari po niyan magiging immune sila. Ang sasabihin ninyo, bakit hindi ko an? Bakit hindi tumatalab yung aking nabiling insecticide? Matutukso kayo niyan, imbis na halimbawa, dalawang kutsara po yung nire-recommenda nila, ang mangyayari niyan, dadagdagan ninyo kasi sabi niyo, hindi kayo nasisiyahan doon sa control na yon. Yun yung tinatawag po natin, kailangan i-manage natin yung insect resistance, yung evolution ng insect resistance. Kasi yun na nga po ang sinasabi nila na kapag paulit-ulit ang isang chemical na ginamit mo, hindi mo pinapalitan, ang mangyayari niyan, magiging immune ang ating mga peste. Sakit ng ulo po yan. Imbis na isang linggo tayo mag-i-spray ng once a week, mangyayari po niyan, baka every other day mag-i-spray po tayo. Okay, kung halimbawa po mayroong nakikita na kayo nag-uumpisang lumalabas na sakit ng dahon ng ating pechay, makabubuti po na mag-spray na rin tayo po dyan ng recommended fungicide. Marami po yan. Meron tayong systemic, meron tayong contact, pero kalimitan po ang ginagamit lang po dito sa pechay, yung tinatawag nating basic po na fungicide, mura lang po yon at saka maganda po yung resulta na ibinibigay pang prevent po or pang control ng fungus. Okay, ang pechay po yan, ready for harvesting in 3 to 4 weeks time. Kalimitan po, kung maganda yung sustansya na ibibigay ninyo, okay, naka-plot po kayo or dili kaya nakapaso, ang makikita po ninyo, 3 linggo, pwede na ninyong anihin yan. Okay, ang pinakamagandang tiyempo ng pag-aani sa hapon para hindi po lang kahin yung halaman natin. Okay, at tapos nga po, kung halimbawa magbebenta kayo niyan, maganda po, hiwa-hiwalay ninyo kasi by grades din po, class A, class B yan. Panahon ngayon, sinusuportahan po namin yung programa ng Department of Agriculture na plant, kung saan iniinganyo po nila lahat ng ating ng mga Pilipino na kung maaari magtanim ng gulay para makasuporta tayo doon sa ating mga pangangailangan, lalong-lalo ngayon panahon po ng ECQ. So magandang point po 'yon, magandang punto po 'yon. Kasi pag ganoon po, aba ay meron kayong baka pwede pa nating sabihin na maging negosyo ninyo habang tayo ay under ng ECQ. So dito po nagtatapos yung aking presentation. Re-request po ako sa inyo, pwede niyong i-like din po yung aming FB page, Yara Philippines. Mayroon po kaming mga FB live sessions tuwing Miyerkules at Biyernes. At saka nga po, kung meron po kayong concern o gusto ninyong malaman tungkol sa crop nutrition, magbigay lang po kayo ng mensahes doon sa aming Facebook. Ako nga po ulit si Marcelo Espiritu, Senior Agronomist ng Yara. Pwede po ninyo ako makontakt sa aking telephone number, 0918-934-1237. Maraming salamat po ulit at magandang hapon. Sir Mike, Sir okay. Mr. Benjamin. Sir Marce, narinig niyo po ba ako? Yes, sir. Okay. So, mabilis yung ating presentation, ano? Pero klarong-klaro. Yes, sir. Maikli lang po ito, sir. Opo. Oh, simplest din ang pag-harvest ng pechay, ano? Na oh, yes, sir. Buwan. Okay. So, actually, may mga na-encounter akong mga question, ano, pagka yung sa ating mga videos.
Unang-una daw po is, meron po ba itong mga per kilo o maliliit na mga packaging? Kasi I understand, sako po yata yung nabibili. Per sako po ba yun? May kwan po. Meron po mga dealer na nagtitinda ng per kilo po. In fact, kanina nga po, chinek ko sa Lazada, sir. Meron, sir, eh. Meron po sa Lazada. Nagbebente lang sila ng kilo-kilo, sir. Oh, okay. Pangalawang katanungan po, Sir Marce, is, sabi nyo kanina, hindi ina-advise na i-spray, ano? Yung mga abono na tutunawin tapos i-spray sa dahon. Apo. Pero meron akong na-meet na farmers, I think sa Leyte yun, ini-spray niya over the top yung ano, no, nitrogen nyo, urea pa nga yun eh. Pero small quantity, yung concentration, halos negligible. Apo. Pwede ba talaga yun? Pwede po yun. Kaya lang, sir, malimit yung inyong magiging lagay po noon. Kasi nga po, mababang-mababa yung concentration eh. Yung iba naman, sir, okay, drenching yung ginagawa. Pero pagka-drench, sir, sinusundan nila ng hugas, yung tawag nila ng hugas para kung meron man pong maiwan dun sa dahon, mawawas o mahuhugasan yon. Hindi po makakapagdulot yun ng pagkasunog ng dahon. Yun po yung sinasabi nila, sir. Pero kung naman po yun, maganda naman po yun kung urea yung fertilizer kasi hindi naman po kasi kung yun, hindi naman po water soluble yun. Kumbaga, hindi yun nadadala ng tubig kaya kahit hugasan mo po, pagpatak mo sa lupa, nandun po lang yun sa lupa. Pero tayo sir, okay, dun sa kanina yung pinakita natin, sabi nyo 150 grams per 16 liter. Yes sir. Tutunawin po yun. Apo. Tapos pa, paano pong application nun? Yan, opo sir, tutunawin po yun. Tapos ang pinukuan po namin, ang nire-recommenda namin, lalo na doon sa mga nagpapaso, isang lata lang po ng sardinas, bawat puno. Bawat puno po ha, kasi doon sa isang paso, tatlo yung nakalagay mong puno, lalaki yun. So, lagyan mo ng tatlo yun. Malaki, yung malaking container, ganun lang po nire-recommenda namin. Isang lata ng fertilizer solution, bawat puno po ng pechay. Tapos anong brand daw po ng sardinas? Mega daw po ba? 555. Kahit ano po, isa po ang size ng lata ng sardinas dito sa atin. Mega 555 Ligo. Okay lang po 'yun, sir. Pero yung maliit po 'yun, ano? Yung po. Maliit na lata. Opo, hindi po yung lapad, sir. Opo. Okay. Ah, ito po last na question na lang po, Sir Marce. Yung iba po kasi ang gusto is talaga organic eh na pagtatanim, tama po ba? Yes, sir. Okay, ngayon po ang katanungan daw po is yung po bang mga sabihin na natin na commercial fertilizer na ito, hindi daw po ba ito nakakasama sa kalusugan ng tao? Ayan po, magandang katanungan po. Ang kung nga po, ang commercial fertilizer na ibinebenta po namin, kasi isa sa primary concern namin, yung aming ibinibigay na abono, hindi makasasama sa tao, hindi makasisira ng kalikasan. Yan po ang isa sa primary objective po namin. Kaya nga po sinasabi namin, ginagabayan namin sila na ganito yung paggamit para hindi masira yung environment. At saka po, yung mga abono po namin, kagaya nga po ng mga pang-spray namin, yung mga foliars namin, yun nga po ay pharmaceutical grade. Pero yung pharmaceutical grade, ginagamit natin sa pag-spray po sa halaman. Wala po. At saka po, yung aming mga abono na ibinebenta po namin, i-chine-check na po yan ngayon sa heavy metal concentration kasi lately po nag-impose na ang FDA ng guidelines na kailangan yung mga abono ninyong ibinebenta, kailangan i-check natin sa heavy metal concentration kasi meron silang nakita na ang fertilizer daw, ibang fertilizer ay nagtataglay ng excessive amount ng heavy metal which is makakasama po sa kalusugan ng tao. Okay, so kung yara fertilizer po, safe and safe po tayo. Yes sir, opo. Pero mga ilang days po kaya yung latest na pag-spray po natin before po natin masabi na safe ng kainin? Halimbawa po sa pechay. Sa yung hindi po, yung tinatanong natin itong sa insecticide po, sir? Hindi, yung fertilizer po, fertilizer. Ah, yung fertilizer. Kasi yung last fertilizer po natin is 20 days na application. Ah, okay. Yun ay kung kita ninyo na gusto pa ninyong lagyan. Pero sinasabi nga po nila, in 3 weeks time, in 21 days, pwede nang anihin. Kung gusto mo pong palampasin pa, pwede kang maglagay noon. Yung pagdating po ng time ng harvesting mo, ika-4th week, wala kang aalalahanin po na nandun pa yung abono na inilagay mo po. Okay. Safe na po yun, sir. Opo. Yan, ganda. Okay, so wala na po ang katanungan, Sir Marce. Any message po sa ating mga viewers, mga farmers, o sa ating mga aspiring farmers? Okay, ganito po. Kung kayo po ay nag-uumpisa pa lang po ng sasaka, okay,
hayaan po ninyo na kami ay tumulong sa inyo. Kasi marami po kaming mga nakuha ng mga knowledge na handa po namin share sa inyo. Okay, ganito rin po. Hindi ka gumagamit ng Yara. Hindi ka na namin pwedeng tulungan. Wala po, open po sa lahat ng Filipinos yan na humihingi ng tulong sa amin. Kahit kayo ay hindi kayo tumatangkilik ng produkto namin, basta po kailangan ninyo yung tulong namin, tutulong po kami sa inyo. Okay po. Adhikain namin na ikalat yung aming mga kaalaman. Kaya nga po sa aming mga posters, makikita nyo, knowledge sharing na andun din po. Okay. Napakaganda, no? Alikain ng Yara at saka ni Sir Marce. Sir Marce, maraming salamat po. Sana po kayo magsasawa sa pagtulong sa ating mga farmers at sa pag-coordinate po kay Benjamin. Okay, natutuwa po sir ako. Salamat din po at nabigyan kami uli ng pagkakataon po na makasama dito sa inyong mga binibigay na presentation po sa mga farmers na Filipino farmers para po makatulong, mapataas ang antas ng ani, mapaganda yung kalidad at matulungan po yung kanilang pamumuhay. Okay, Sir Marce, maraming salamat. Ano, at regards na lang din kay Ma'am Renel sa inyong marketing manager. And sa Yara, maraming salamat sa pagbibigay ng mga gandang produkto para sa magsasakang Pilipino at sa pagtuturo ng mga kaalaman. And sa mga viewers natin, maraming salamat po sa inyong panonood. At huwag po kayong magsasawa at sana po meron po kayong natututuhan. And nagpapasalamat din ako dun sa mga positive na mga messages na natanggap namin. And pasensya na kayo na kung minsan hindi agad namin natutugunan ang inyong katanungan. Pero pinipilit po namin sagutin sa abot ng aming makakaya. So mula po dito sa Laguna, ito po ang inyong Benjamin, Sir Mac the Benjamin. Maraming salamat po.